Dito, nalugi ako. Ikaw ang nag-push ng button, so ikaw din ang may ano, nun sa... Pera mo yan, so... Pero sa Ayala, may ano sila, dividends. Meron. BDO. BDO, meron din. Meron. Quarterly ang quarterly. Sa Ayala, quarterly. Quarterly din. Ang Ayala, twice ay tata. Ang Ali, Ayala Land, so quarterly. Pero makikita mo dito sa ano niya. Makikita din yung ano, lahat ng kumpanya, makikita nyo sa Philippine Stock Exchange. Sa website ng Philippine Stock Exchange. Makikita nyo rin yung mga, ang bawa, kumita yung mga kumpanya, doon mo rin makikita sa Philippine Stock Exchange. Tapos mga news. Pag kasi may mga news, tataas yung presyo ng stocks. Bawa ito, kumita. Ang bawa, Jollibee. Nagdagdag ng 300 stores. Yun, tataas yung presyo ng Jollibee. Makikita nyo rin sa mga, di ba, may mga news na inquirer. Lahat yun, ano yung business. Ano na. Sa SM, maganda mong bumiling yun kasi tayo sila ng mall. Eh, pag may mga future, ano naman ang kumpanya, tataas yung presyo ng stocks. Pag parami sila ng parami, ang stocks, nag-appreciate value. Maganda rin, maganda ang, mas nag-outperform ang stocks kaysa real estate sa ngayon. Ito naman, peso cost average. So, ito yung, ano, monthly, nagdadagdag ka ng 6,000. Yun. Kung, ano ba ito? Table. Makikita mo dito, ito yung presyo niya. Bawa ito, Ali, Ayala Land. 30, tapos 6,000. Meron kang shares na 200. 200 shares. Tapos, susunod na buwan, bumaba siya. 20 per share na to. Tapos 6,000, meron kang 300. So, nadagdagan yung shares mo. Hanggang dito siya. Tapos, after ng ilang years, dito, naging 30 uli. So, yung average mo, nagpantay. Tapos maging ano, yung gain ka pa rin. Yung stock value mo, malaki pa rin. Malaki pa rin. Kung monthly ka, nagdadagdag. Kahit na may negative siya. Ito, negative mo. Pero, pagdating dito, positive ka pa rin. May kita ka pa rin. Panalo ka rin. Panalo ka pa rin dito sa peso cost average. Ito ang tawag ng monthly ka na dagdag. So, mas maganda pala pag nagdagdag ka. Kasi nga, pag pataas ng presyo ng stocks, ganyan. Pag nagdagdag ka ng ganyan. Masasabay siya. Oo. Mag-average siya kasi gain ka pa rin. So, parang monthly savings lang talaga. Monthly. Para ka ding pera. Naglalaga ka ng pera. Parang ginagawa mo siyang alkansya. Pero nasa stock market. Pero nakumikita. Ito na, antindihan niyo po. Pwede rin, katulad din siya sa mutual funds, monthly. Ito sa stocks to eh. Kaya lang, sa stocks kasi, pwede mong monthly din. Magdagdagdag ka ng 6,000, 6,000. Yan ang minimum. 6,000. Pwede rin yan. Depende sa amount na inyong yan, monthly. Ay, so ito, bakit tayo nag-i-invest? Why we need to invest? Suras. To beat inflation. Ano ang inflation sa... Ngayon ano yun, di ba? Sa may every year. Pagtaas. Pagtaas ng presyo ng produkto at service. Na 3%. Oh, 3% per annum. Per annum. Minsan, depende rin, may 5%, 4%. Daf yung SMO bumaba. So ito, kung halimbawa yung 1,000 mo, noong 1998, so ito, madami ka pang nabibili. Isang basket. Isang basket. So after 8 years, ganito na. Tapos ito, 2013, wala na. Inyong ano sa inflation. Ang pera mo, mawawala ng value. Value.
Tapos pag, sino nagbabank deposit dito, time deposit dito? Savings. Ako meron. Savings. So, magkano yung interest dito? 1% lang yan eh. Ah, hindi. 2.5. 2.5. 6. Time deposit. Time deposit. 2.5% to 2 years. For 2 years? For 2 years na yan ha? 2.5. Mabawal na talaga. Almost 1% lang din yung ano, annual. 2 points. Ang mataas yata dito. 2.6. Natatalo ka ng inflation sa time deposit. Sorry ba? So, yung halimbawa ito. Kaya nga, yun ang ginagawa ko eh. For 2 years, magkano. Mm. Diba, parang lugi-lugi ka pa. Yung pera mo, nawawala ng value. Kasi nga, dahil sa inflation. Paano kung nakadala account ka pa? Mm. Talong-talong. Talong-talong. So, halimbawa ito, 1,000 yung ano mo. Tapos yung interest lang, 3.75 sa time savings account to. Tapos inflation natin, 3%. So, yung ano mo, nawabawasan ng 30. Yung pera mo, nawawala ng value. So, ang banko, ginagawa lang, kumikita sila sa time, ano, kaya minsan yung banko, hindi sila nag-ano ng investment. Sa savings sila. Kasi doon sila kumikita. Ang banko, ini-invest nila sa stocks. Pinapautang nila ng magkano interest. 10%. Tapos ini-invest sila sa stock market na kumikita sila 20% per ano. More than pa. Pero pag tayo walang alam. Yun nga. Pag-impok sa banko. Kaya nga, ang ano, yung tayo, walang alam. Kaya yung mga mayayaman, lalong yung mayaman. Yung mga mahirap, lalong naghihirap. Dahil karamihan sa atin, walang alam sa kung paano natin mapalagay yung pera natin. Mas okay pa nga natin yung cooperative na. Correct. Hmm. Maganda. Kaya tulungan mo kami. Lalo na sa dividend. Tulong-tulong tayo. Ganon. Sharing of knowledge. Ito yung chart ng Jollibee. Para matalo natin yung inflation sa ito, 2010. Presyo niya, 60. Yan, 60. So, 60. Tapos, after 2015, ang presyo niya, 230. 230 na. Mm-hmm. So, ganun. Mula 80. Mm-hmm. Mula sa 2010, 5 years. Okay, no? 5 years. So, after 5 years ng pag-iinvest sa Jollibee, halimbawa, meron kang 1,000 shares lang. Halimbawa, ito, 60 ang presyo niya noong 2010. Mm. Tapos 2015 to 30. Tapos meron ka lang 1,000 shares. 1,000 shares? 60,000. Oh, 60,000. So hindi mo dinagdagan yun. Wala kang top up doon. Wala kang additional. So yung pera mo, after 5 years, to 30,000. Di ba ang laki? To 30,000, to 283% sa 5 years. So meron kang 50% plus per annum. Di ba? Ang laki ng kita mo kung ano. Everyday needs ng ano eh, pagkain. Kaya hindi siya babaksak. Daily needs ng tao. Sigurado so, kung tayo lang ay nagtatrabaho dito, babakas lang tayo sa ganito. Para tayo bakas, din. Bakas-bakas.